Tayo sa inyong salangan at magbayad tayo sa buhay na wala.
Pagbasa mula sa aklat ng kahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang tapat ng Diyos na buhay. Pumiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag mo na ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga puong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos at sinabi sa akin ang bilang ng mga tinapakan. 144,000 buhat sa 12,000 tipi ng Israel. Pagkatapos noon, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni Juan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero. Nakadalit ng puti at may hawak ng mga parastas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay nila sa kordero at sa ating Diyos na nalulundo sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel na paligod ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadaling taputi at saan sila nagdaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusik. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa akin ng Ama. Kinabago niya tayo mga anak ng Diyos at iyan ang buo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalan din nila. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparinig ni Kristo, tayo'y magtutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya kung sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya ay malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupulot na natin ang Panginoon Jesu Kristo.
mo'y dalawang araw. Sino na kasi makagabi? Kasi ang kami na kasi makagabi. So, at sa dalawang araw na kayo, sa pagmumulina, tayo, sabi na natin ay kinakailangan namin ang palakasin ng puso ni San Martin de Porres, Baguio na kung saan ay marami tayong matututunan. Pero bahagi rin po na ngayon ay anticipated mass sa pagliliwan natin ang araw na mga banal. At the same time, ito rin po yung araw na inibigay natin sa mga yung November 2 ay hindi holiday, November 1 ay yun ang ginagawang holiday, ay hinahalala natin ang ating mga kapatid na namatay, namatay na, at iniulong natin sa COVID para sila yawa ay makarating doon sa kahalian ng dami. Kaya nga po yung pangyayang sana po sa pagdiriwa ng November 1, huwag patatakutan. Kasi, asan ba yung patatakutan? Yung mga bagay na nakatatakot, ay hindi yun ang mga nilalang ng langit. Kasi yung mga nilalang ng langit, ay tulad na po ng ating Ebanghelyo, eh, Beatitudes, beautiful, ang Beatitudes ay nagpapahayag beauty, Beatitudes beautiful kaya po yung katandaan para po sa lumang tipal ay kabanalan pagpapala hindi tayo po sa mga bagay na kundi ang punan ay kinakatakot ay di yung masabi na natin mga bagay kaya yung panyayan ng simba, naman ito ay maging pagdiriwang ng mga banal. Kaya po sa ibang parokya, mayroon sila procession of the saints. Sila ay nagdadamit ng mga banal at sila ay komposisyon. Pero bahagi yung nakusan ay nakita natin, yun yung langit. Nakusan ay inaniyan ng thank you.
ang mga nahahapis. Diretso pala yung mga nahahapis. Kasi kapag may mga tao hindi kagawa ng mahapis, nalulungkot, sumusuko, mga namimiting makatupad sa katorban ng Diyos, mahabagin, gumagawa ng daan sa ipagkakasundo. Itong namimiting makatupad sa katorban ng Diyos ay matawagin namin ay meek and humble. Kaya po yung ating tema ngayon ay Saint Martin teaches us to be humble. Yung kanina umaga, yung po sa lakas ng kanina umaga sa pisa natin. Sabi nga wala nyo, di ba, paano ba tayo matuturuan ni Saint Martin na maging meek? Kung hindi nga pa mo na tayo ay idulog natin sa Diyos na tayo ay maging mababa. Ulit, ano yun? Magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo kung hindi tayo na-recognize. Kung hindi kayo kinikilala, kahit na po sa gitna ng inyong kulungan ng ginawa, magpasalamat kayo kung kayo ay hindi pinupurihan ng tao. Hindi lang po yung humble, kung ano yung ay, hindi lang sa mga ginawa yung humble, pero hindi ba napurihan na ikaw, hindi ba napurihan at the same time, humble na yun. Pero yung ano pa yung pinakamarami, magpasalamat ka kung ikaw ay hindi pinupurihan ng tao. Sabi, hindi lamang sa iyo kung ikaw ay humble, kung yung magpasalamat ka. Kasi, naging humble ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Mahirap yun. Mahirap yun na ang ikaw ay magpasalamat sa Diyos na hindi ka pinupurihan ng tao sa ginawa mong mabuti. Kasi bakit? Human nature, no? To be recognized. Human nature to be acknowledged. Nandito ako. Hindi mo ako nakikita. Eh, yun yung pagiging tao. Ba't hindi mo ako nakikita? Pero yung pagiging humble, eh no, eh, salamat Lord. Kahit na ako yung narito, gumagawa ako ng mabuti, hindi ako nakikita. If we could master to thank God for being humble, ay maging bahagi yung napaluruan tayo. Ito yung sinakita natin yung isang natin before. So, it's not only because Saint Martin de Porres, sabi na natin ay, kasi Saint Martin de Porres hindi na naging brother, hindi na naging pare. It was only on the later day na sa gitna ng kanyang katandaan na siya tinanggap bilang brother. Siya lamang ay named disciple. Katulad ni Santa Rosa ng Lima. Santa Rosa ng Lima is not, hindi po siya mother ng Dominican sisters. He was just a lady. She was just a lady. So hindi po siya naging brother. Kundi naging brother po siya nung siya marapit na mamatay. Pero sabi na natin, kasi yun yung kalakaran ng una. Pero yung to be humble, kasi bakit? Pwede kasi yung sabihin natin na pwede mo mali si Saint Martin de Porres ko eh. Kasi bakit? Hindi ako kinikilala dito. Pag wala akong time na makikilala dito, kasi yun yung pamantayan nila. Kapag ikaw ay muloko, you will never be a Dominican brother. Pero bakit siya natin dito? Because of humility of heart. At yun ay sinasabi yung puro natin. Pero yun po lang ang isa. Isa lang sa 8 Beatitudes. Ano ba? Yung gumagawa ng daan ng pagkakasundo. Ang mga pinag-uusin dahil sa katorban ng Diyos. Ang mga inaalimura ng mga tao. At pinagbibigyan ng lahat ng puri ng kasamaan. Ay itinuturing na mawala. Hindi po yung heroic virtues. Hindi na
naman kaming sana. Kasi pag sinabi natin ng virtues, palagi natin ginagawa. Magiging bahagi na ng ating pagkatao. Pero hindi naman po virtues heroic. No? Heroic. Bahagi yung mga kutsa kung tawagin natin ay kahit maul sa gitna ng matinding pagsubok. Kaya doon higit na makita ko natin yung pangalan ay binibili ko sa atin na buong may kapal na ano nga, kahit na ialay mo ang iyong buhay, ituloy ko yung pinapahayag natin sa ikalawang, sorry, sa unang pagbasa sa aklat ng Revelation na kung saan ay ang sabi ko ni Saint John dito, sabi ni Saint John ay doon sa mga tao na tumugod sa panawagan ng Panginoon na kahit na mamatay, huwag lamang maglingkod sa kapangyarihan ng kaliluman. Kaya po nga, ang ganda rin mo'y ipinahaya ko sa atin sa unang pagbasa na ipinamamanig ko sa atin when we speak of heroic virtues. Ano sabi po rin ko? Sabi po rin ko ay ayan ang ulitin ko. Sabi nito ay, tinanong ako ng isa sa matatanda, sino sa mga tao, sino ang mga tao na kadalim ng puti? At saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang mga nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga tagumpay sa kapila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang bagay. Pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang mga damit. Kaya po, yun ang ibig sabihin ng mga banal. Doon mga tao na kung saan ay nagsasakatumparan ng pagiging isang pagkakaroon ng heroic virtues. So, bahagi mo ako sa atin, tayo ginagawa mo ng Panginoon. Kaya anong sabi mo ng sa'yo, mapapala. Kaya nga po yung aking patuloy ng pangyaya. Sabi mo nga ako, ay magagay yung tayo ng pangyayari. Dahil, tablet ng angry attitudes. Kasi kulang yung 10 commandments. Kulang po yung 10 commandments. Hindi ko pwede na ito'y makarating sa langit nang malayong India Jews. Kung inyong maalala, babalikan natin yung ating Ibanghelyo 3:1-2, doon sa mayamang bilala. Sabi niya, nagawa mo na po yan, mga utos ng Diyos. Ano sabi sa kanya na Jesus? Ipagbili mo ang iyong haleluya. At ibigay mo sa mga lupang pinagbilala at sumunod ka sa akin. Ayun po yung mulat ng India Jews. Mapalad ang mga apa na walang nangasahan kundi ang Diyos sabagat makakasama sila sa kanyang nakabila. Hindi niya nagawa ko. Kaya bakit mo ako sa aming nakita nito natin? Sabi mo nga ay burahin natin sa isipan natin yung makarating lang sa kanyang yung mga tumutugol ng 10 commandments. No? Idagdag natin yung 8 pagpapala. Kinakailangan natin gawin yung 8 pagpapala na maging bahagi ko ng ating pagkilos sa buhay na ito upang ano, maging maliwanag. At ayaw rin. Mga natin gagawin yun. Inagawin mo sabihin natin na para tayo makarating sa dami. Kasi para ba lang ang dami ng something to be worldwide, hindi. No? Mali. Para ba tayo maalis sa kaharian ng Diyos. Kasi bakit natin gagawin ito? Gagawin natin ito, yung mga bagay na ito, sabagat tayo, ano, sino ba tayo? Children of God. Ba't ka nang mabuti? Para mo ba sa langit? Mali, no? Tayo na sa langit, hindi gawa ng aming ginawang kabutihan. Tayo na sa langit, gawa ng dugo na Jesus na siyang magpaputi sa ating kadalim.
sulat ni St. John. May ating unang pagbasa at talong pagbasa sa sumulat ni St. John. Anong sabi ko ni St. John? Sa ikalawang pagbasa sa kanyang unang sulat, anong sabi niya? Sabi niya ay ganito. Mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahalay ang magiging kaligayan natin. Kaya man alam natin sa pagkabalito muli ni Kristo tayo magpupulad sa Kanya. Sapagkat nakikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Tayo mga anak ng Diyos, hinibigay sa atin sa kabiyaya ng binyag. Sa mga napakamabuti. Kasi ako yun eh. Yung pagkakapagbuti is not something added to us. It is something of what we are or some other. It's more of who we are. Ba't ka lang pagkakabuti? Kasi anak ko ng Diyos. Ba't ka hindi ko magawa ng kasama? Sabagat anak ako ng Diyos. Hindi ako anak ng kasamaan. So kaya kung tayo gumagawa ng mga bagay, sumusunod tayo sa utos ng Diyos, sumusunod tayo sa walang pag-apala. Bakit? Sapagkat, I am a child of God. I am a beloved child of God. Ako'y anak ng Diyos. Sabihin ako natin, ako'y anak ng Diyos. That's why we are bound to our center. Sapagkat tayo anak ng Diyos. Yun yung lugar na inianda sa ating ng Diyos. Tayo ay mga banal. Itinuloy tayo mga banal. Kaya, ginagawa namin yung kalukuhan ng Diyos sa mga tayo'y mga anak ng Diyos. At bahagi ko na kung saan yung makikita ko natin, kaya po yung heroic virtues. Hindi mo mahirap yun sa mga anak ng Diyos. Kasi bakit? It is God who will strengthen us. Kung ang pagbabasihan naman natin ay tao, hindi natin magagawa. Pero bakit natin magagawa? Kasi anak tayo ng Diyos. Hindi tayo anak ng laman. Hindi tayo anak ng kasamaan. Anak tayo ng Diyos.
tayo ay magsiloob at